Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, tara na at matuto. Ipamalas ang iyong galing, pagyamanin mga likhang sining. Halina't pag-aralan natin ang sining sa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Ngayong linggo ay ating tatalakayin ang paksang aralin tungkol sa pagtatak gamit ang kamay. Nasubukan mo na bang magkulay gamit lamang ang iyong kamay? Ano-ano ang mga disenyo o larawang iyong mabubuo sa pamamagitan nito? Sa araling ito, makalilikha ka ng imprenta sa pamamagitan ng paglagay ng pangkulay sa iyong kamay, daliri, palad o iba pang bahagi ng iyong katawan at paglalapat nito sa papel, tela, pader o sahig. Narito ang isang halimbawa upang makalikha ng imprentang tulad ng mukha ng tao. Narito ang mga kailangan. Basang tela na hindi maliwanag ang kulay. Pulbo o arena. Narito ang mga hakbang sa paggawa. Una, kumuha ng malinis at basang tela na hindi maliwanag ang kulay. Halimbawa, itim, pula, kayumanggi, kahel, bughaw o luntian. Ikalawa, budburan ng pulbo o arena ang iyong mukha o ng ibang tao. Siguraduhing nakapikit ang mga mata at nakatikom ang bibig. Ikatlo, itingala ang ulo at maingat na ilapat ang basang tela sa buong mukha. Ikaapat, dahan-dahan itong tanggalin upang manatili ang bakas ng iba't ibang parte ng mukha sa tela. Bukod sa mga kagamitan o bagay mula sa kalikasan, maaari ka ring lumikha ng sarili mong imprenta gamit ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Para sa unang gawain sa pagkatuto, iguhit ang hugis ng iyong palad sa pamamagitan ng pagbakas ng kabuuang hugis nito gamit ang lapis at papel. Gawin din ang hakbang na ito sa isa sa iyong mga talampakan. Huwag kalimutang isali ang mga pagitan ng mga daliri ng kamay at paa. Mapapansin mo na mas madaling iguhit ang anyo ng iyong paa, kamay o iba pang bagay kung ito ay babakasin, kumpara sa pagguhit lamang nito ng direkta o mano-mano. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-imprenta sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang kasama sa bahay. Ihanda ang mga kailangan. Toyo, platito, at
papel. Narito ang mga hakbang sa paggawa. Una, maglagay ng 3 kutsarang toyo sa isang platito. Ikalawa, idampi ang hinlalaki sa toyo at ilapat sa papel. Ikatlo, idampi naman ang hinliliit sa toyo at maglapat ng 3 bakas nito sa ibabaw ng bakas ng hinlalato. Ikaapat, gumawa ng 3 pares nito na may pataas na direksyon. Narito ang rubric bilang gabay sa mas mahusay na gawa. Kung ikaw ay nakasunod sa pamantayan, 5 puntos para sa iyo. Kung malinis ang nagawang markadong bakas, 5 puntos muli sa iyo, na may kabuuang puntos na 10 puntos. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Pumili ng sagot sa kahon at isulat sa sagutang papel. Maraming patlang sa malikhain at kakaibang paglikha ng sining. Kabilang narito ang paggamit ng iba't ibang patlang ng katawan sa tulong ng mga bagay na matatagpuan lamang sa patlang. Tandaan na malaki ang naidudulot ng pagkamaparaan at orihinalidad sa pagpapaganda ng isang likhang sining. Narito ang mga pagpipilian: paligid, paraan, at bahagi. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli, mga bata! Paalam!